Yun guys, it's me Papat and welcome to my channel. And guys, ang content ng video natin na to, isang paggamit ng mobile phone as substitute for the action cam. Kasi compared dun sa mga quality action cam, like GoPro, SJ cam, mas affordable to at cheap ang mga gastos natin dito. Kaya mas, ito yung isa sa pinamagandang alternatives na pwede nating gamitin as action cam. Kasi kasi nang bumili tayo ng mga mumurahin na action cam, mga worth 2K below, gawin na natin itong cellphone natin. Kung mas maganda ang cellphone mo, mas maganda ang makukuha niyong video. Kaya guys, simulan na natin ito. Sasabihin ko na sa inyo ang mga kailangan natin gamitin para maging action cam ang ating cellphone. And guys, wait. Yun guys, ito na yung mga kailangan natin gamitin para maging action cam ang ating cellphone. First, syempre, ang unang-una kailangan natin dito, isang ating mobile phone. Then, ang setup ko kasi sa, ano siya, sa chest. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng chest strap. Chest strap na may CP holder. Pero ang binili ko itong chest strap na ito is sa Shopee, wala siyang CP holder. Pero may kasama siyang, camera mount. Meron siya. Tapos ito naman, bumili na ako ng CP holder na merong adjacent. Kasi kesa dun sa wala, dun sa inihila, medyo pangal siya para sa akin kasi hindi, para sa akin, hindi siya ganun kaganda. Compare dito sa may mga adjacent. Yan. Then, kung napapansin nyo guys, meron tayong strap dito na nakalagay para masuportahan niya lang itong camera mount. Kasi once kasi na meron na itong cellphone, ang nangyayari dyan pagka umaarad na, pagka may mga lubak-lubak na, gumagano siya, nagsiswing siya. Bali yun, lumuluwag yung dito, kaya bumabagsak yung camera, nagbabago yung ano niya, yung angle ng camera. Kaya ako siya nilagyan ng ganyan para maging stable yung camera niya. I-adjust mo lang siya, higpitan mo lang to. Kung gagawa rin kayo ng ito, higpitan nyo lang para masuportahan nyo itong yung bigat. Then, naglagay din ako nito ng foam. Ito kasing foam na to, ito naman yung sumusuport dito sa, diba, sa chest natin. Dito sa ilalim, sa gitna. Bali, yung chantas yung gitna. Medyo lubog siya. Kaya, ang nangyayari, diba, imbis na ganyan siya, pagka umaalog, pagka may mga lubak, gumagano siya. Sobra yung swing niya. Kaya nilagyan ko siya nito para maging medyo stable. Medyo hindi na siya maalog, yan na lang alog niya. Compared sa pagkawala, ang lakas. Kasi tumatalbog-talbog siya. Kasi hindi nga pantay yung chest natin, tsaka sa chan natin. Then, ang next naman natin na kailangan is yung ating wide angle lens. Ito, kailangan na kailangan to guys. Kung walang kung yung cellphone nyo is hindi latest, like yung mga latest phone ngayon na may yung camera nila is meron ng wide angle na picture. Yung kasi dun guys, pagka yung mga latest, meron na silang mga wide angle, kaya malalaki na rin yung nakakuha ng camera nila. Pero itong sa atin kasi, luma na to, wala siyang ganung picture. Bali, kaya bumili tayo ng wide angle lens. Ito, wide angle lens ito is 16mm itong sa akin. Malaki siya, medyo malaki. Tapos ang lagay dito is 4K HD wide angle lens, no distortion. Pero meron naman mga umarin naman na ganito. Ito kasi medyo price ito. Hindi mo siya ganun kamahala na pero ito yung pinakamahal sa setup natin. Ang ito kasi is more or less nasa 500 to 600 pataas. Yung ganitong klase yan. Kasi yung ito doon, discounted lang siya eh. Parang 50%. Nasa OnePlus to. Yung ganito. Ayun yung brand dyan. Sanic yata ito. Sanic yung brand. Yun. Ito na included doon sa pinili natin. Wide angle lens lang. Unlike doon sa iba na merong mga may mga micro lens. Yun. Pero ito more or less nasa 500 plus. Then, ang next natin na is yung ating mic. Mic. Ako ang mas pinili ko na lang is itong headset na merong microphone. Mas maganda kasi yung feedback niya para sa akin pag nasa helmet na.
mas kahit wala siya nung dead cat, at wala siyang dead cat na inialagay para sa hangin, is maganda pa rin yung feedback. Buo pa rin kahit pa paano. Papakita ko sa inyo mamaya, marinig niyo naman sa video natin yung boses natin, kung yung feedback niya kahit may hangin or pagkabubiyahe tayo. Yun guys, papakita ko muna sa inyo kung paano siya i-assemble. Ang akin kasi, ginagawa ko, nakaharap sa akin yung LCD screen. Yung screen ng phone. Kasi iba kasi yung nakaganyan eh. Nakaharap nga itong LCD, pero ito, yung CP holder, nakagaligtad, nakaganyan. Kaya sa akin, ganyan yung setup ko. Nakaharap din sa akin yung CP holder. Kasi pinapatay ko siya minsan, pero tapos minsan bubuksan, kaya ang hirap pag may lock yung phone. Then, para makita nyo lang, gagawin ko muna. Ang gagawin natin, ito na. Lagyan natin ito kasi meron naman siyang ganyan. May higpita naman. Sa akin kasi meron siyang mic. Lagyan ng mic. Kaya ang ginagawa ko dyan, nakatagilid siya. Kasi pag diniretso mong ganyan, hindi natamaan niya yung mic. Lagyan naman. Kaya sa akin, nakatagilid siyang ganyan. Yan. Kagat labi pa no guys. Yan. Then, pasok na natin to. Yan. Pero hindi siyang kasamang pantakip. Para pag hindi pag nagamit, takpan nyo muna. Kasi medyo sensitive ang lens natin. Yan. Tapos syempre yung mic. Yan. Sa akin kasi guys, itong mic na to, nakapasok to sa helmet natin. Bali mamaya, papakita ko sa inyo kung ano itsura niya at paano siya ipasok itong helmet. Itong headset na to. Dun sa helmet natin. Kasi, inyari ko siya sa bandali sa tenga. Kasi, diba meron yung mga helmet natin ngayon, meron siyang lagay ng speaker dito sa gilid. Pagka bumibili tayo ng mga Bluetooth na ng pang radio. Yun. Doon mo siya lagay sa loob ng phone. Then ito na guys. Then ngayon guys, ipapakita na natin yung yung video. Ay, dahil pala guys, yung gamit ko palang gamit ko palang pangkuha ng video para pwede mo patayin yung cellphone mo is yung quick video recorder. Papakita sa inyo guys kung paano siya gumagana. Ha? Meron niyang dalawang guys. Meron siyang front camera, itong pang selfie. Itong natakpan yung pang selfie or back. Yung gagamit natin yung back. Yan. Nakikita niyo guys yan. Yan, nakita niya ako guys, diba? Habihin natin, papatayin natin siya guys. Yan. Habang nag-record. Yan guys, patayin na siya. Yan. Patayin na siya guys. Tapos, nakikita niyo, pag binuksan niyo, yan. Continuous yung recording niya. Kaya, maganda to gamitin pag, yun, para tipid. Yan guys, yun, papakita ko na yung video natin guys, ha? Tara. Yon guys, what's up? Ito na yung sample video natin. Medyo mainit lang. Kaya nga pala gumamit ako ng isang phone para meron pa tayong isa pang dimension sa video natin para nakikita naman yung itsura natin habang nagdadrive. As you can see guys, mapapansin nyo yung video natin is medyo shaky siya.
yun yung sinasabi natin kanina na may possible na ma-ano yung video natin na magbago pagka sobrang shaky ng daan. Kasi yung city holder natin na naka-mount, pwede siyang umano, lumundo. Kaya pwede magbago yung angle. Pero magagawa naman natin ng paraan yan, guys, yung pagka-shake ng video. Meron naman tayong super para dyan na malaki ang may tutulong pagka ine-edit na natin siya. Like Google feature app. Ayun. Wait lang muna, guys. Tayod lang muna tayo. Wait. Yung ano kasi, guys, ayan. Yung ano kasi, guys, yung Google feature app, meron itong feature na ano, stabilization. Mapapawala nito yung pagka-shaky ng video natin. Magsasample ako mamaya, guys, nung after na itong video natin, magsasample ako nung before and after ng video pagka na gamit na natin yung Google feature app. And guys, saka napapansin nyo ba, guys, malaki yung nakikita nating angle yung sakop ng screen natin. Dahil lang din sa nilagay natin na wide angle lens sa cellphone natin. Kasi pag hindi natin siya nilagay ng ganun, maliit na yung makikita natin, hindi natin makikita yung bandang right side. Dahil yung camera natin, yung lens ng camera natin is nakalagay siya sa left side natin. Bali, onti na yung makikita na. Hindi natin na masyadong makikita yung right side ng video. And guys, wait lang, liko lang tayo dito. And guys, yun nga pala, guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell para mag-updated kayo sa mga upcoming videos natin. Yun guys, bali, as you can see naman sa video natin, maganda talaga siya pag ano, dahil na pag walang dubak, hindi siya ganun kasi. Tsaka, at least, tayo diba, safe tayo sa daan. Pag may ganyan tayo. Tsaka, cheap lang siya. Hindi siya like ng mga action cam na sobrang mamahal. Kasi, halos lahat naman ng gamit, mura lang naman. Ang mahal lang naman is yung wide angle lens. Kung yung cellphone nyo, is walang wide angle na ano, na features. Kasi yung mga latest cellphone ngayon, meron na eh. Kaya mas maganda yung bago. And guys, marapit na tayo. After nito yung video na to, guys, iaano ko yung ano, sasama ko yung video ng merong stabilization at wala. Yung comparison nila, dalawa. Bali, yun guys, patapos na yung video natin, hinto lang muna ako dito saglit para mapasalamatan kayo. Wait lang guys. Yun guys, bali, ito na yung sample video natin. Kita nyo naman kung nagiging itsura nya kapag umaanda na. Bali guys, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-subscribe, at pinutin nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. Yun guys, sana natulungan ko kayo dun sa kung paano nyo gustong gamitin yung cellphone nyo as starter pang motovlog. Sana guys, mas marami pa akong maitulong sa inyo in the future. And guys, sana mag-subscribe pa kayo. Salamat!